So hello, what's up mga ka-lifestyle? So for today's video, let's talk about online lending application. And then, kung napapansin nyo, minsan lang po tayo makapag-upload ng content about online lending application. Mga ka-lifestyle, no? Pasensya na po, especially dun sa mga solid supporters natin, subscribers, viewers, na always nag-aabang ng latest updates, latest scoop about online lending application. Pasensya na po. And then, maraming salamat, no, sa walang sawang suporta, walang sawang panunod ng mga videos natin. So ngayon mga ka-lifestyle, no, sinisikap ko po talagang kumalap ng information about sa mga online lending application, ano, para i-share ko sa inyo. So ngayon meron tayo nasagap na matinding balita about online lending application, no. And then sa lahat po ng mga bagong viewers, napapadaan lang dyan, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell lang, sige, ma-notify po kayo sa susunod ng mga interesting video na upload po natin, especially about online lending application. So yun na nga mga ka-lifestyle, no? Marami ng mga content creator about sa OLA, no? So hindi na kayo mawawalan ng source of information kung paano nyo i-handle yung stress nyo, no, when it comes sa online lending application. Kasi marami kayong makukuhaan ng information, no? Kasi hindi lang talaga ako yung nagbibigay ng opinion about online lending application. Hindi lang ako yung biktima na nag-content ng about OLA. Marami dyan, ano? So, wala na kayong dapat ipag-alala. So, this time mga ka-lifestyle, meron akong share sa inyo na isang mahalagang information about sa isang online lending application, no. So, hindi ko napapatagalin, ano, yung tinutukoy kong OLA is yung Finbro. So, kung meron kayo nito, makinig kayo, manood kayo, tapusin nyo tong video hanggang dulo, kasi I guarantee meron kayong malalaman na idea na pwede nyong gamitin against sa kanila, no. Again mga ka-lifestyle, no, I'm not a lawyer, wala akong katayuan sa gobyerno, wala akong alam masyado sa mga batas-batas, but pinag-aaralan ko, and then kahit paano alam ko yung mga legal na batas na kailangan ikarapatan ng mga biktima, no. So alam ko, no, then alam ko yung mga kagaguhan, kabulastugan ng ibang online lending application company na ina-apply nila sa kanilang borrowers. So ganun pala, ganun paraan, may panlaban tayo, no. So hindi tayo basta-basta na lang diyan, no. Nag-research po talaga ako ng mga kinokontent ko na sinishare ko sa inyo, no. So yun na nga mga ka-lifestyle, no, yung Finbro. So taas-taas sa mga kamay ng mga borrowers ng Finbro, no. Alam ko isa ka dahil nanonood ka sa video na to. So ano yung problema mo, share mo dito sa comment section, ano. So yun na nga, no, meron tayong isang biktima ng online lending application na Finbro, no. Makailang beses na siyang nag-email sa akin, nag-message sa Facebook, shinare niya lahat ng mga statement, I mean, ng conversation nila ng agent ng Finbro, no. So kung napapansin nyo, si Finbro is connected siya kay Manicat, Mazilia, Digido, Crezo, marami pang iba, no, marami pang online lending application connected tong si Finbro. Every time na nakaka-receive kayo ng mga scam na emails, no, na sasabihin click this, click the money, so mapupunta kayo sa link ng lahat ng online lending application, no, kasama na tong si Digido. So lahat diyan lalabas. Ngayon pag na-reject ka kay Digido, i-offer niya yung ibang OLA, no, OLP. Napakaraming connection yung si Finbro, no. Kaya again, huwag kayong magtataka kung bakit na-reject kayo kay Manicat, na-reject kayo kay Digido, tapos nag-apply kay Finbro, no. So kasi I mean, na-reject kayo sa ibang online lending application na alimbawa Digido, Crezo, if may bad record or may bad credit history kayo kay Finbro, matik po yan, ipo-forward nila yan, no. That's why reject po kayo. So yun ang nga mga ka-lifestyle, no. Upon reading lahat ng mga sinend sa akin
na screenshot ng isang biktima ng Finbro. So yun ang ano, yung pinaka main strategy ng Ola na to, itong si Finbro, is prolong, no? Again, sa mga hindi nakakaintindi, yung prolong po, yun po yung extension, ay kung hindi ako nagkakabali, extension po, para at least kahit paano within that range of days, matigil yung pagpasok ng interest, no? So yun yung madalas nilang strategy. So yun, yung borrowers is taga-Pasay lang, no? So nakipagkita, this is real to, no? Hindi ko na lang ipopost yung name ng borrowers natin, ano, kahit i-search nyo dun sa Facebook natin, meron dun ano, nag-comment sa atin, then yun, replyan ko until na yun, nagkausap kami sa Messenger. So yun ang ano, yun ang nga, itong si Finbro, nagpunta sa kanilang lugar yung representative ng Finbro. If I'm not mistaken, representative or agent, ano. So nagpunta daw sa Pasay, no? So nagpunta, nagdala daw ng police. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya, but one thing for sure, mga ka-lifestyle, kung sino man yung mga taong nagpupunta sa inyo na representative or agent ng mga Ola, huwag kayo basta-bastang magpupunta ng mag-isa. Dapat magsama kayo, no? For security na rin, ano? So again, known talaga yung mga DGDO o LP na bumibisita po talaga yan sila. Maniwala kasi hindi. Bumibisita yan, especially kung malapit lang sa kanila. Sa Pasay, malamang. Sa Pasay kasi yung borrowers. Sa Pasay, malamang meron silang isang ano doon. Hindi ko sure, pero nasa Metro Manila lang halos lahat ng mga online lending application company. Diyan lang umiikot. So malamang kung malapit sa kanila, pwedeng ka bisitahin. Especially, take note, especially kung alam nila yung pinagtatrabahuan mo, malamang mag-scout sila, puntahan kanila doon, i-research lahat ng mga trabahante doon. So again, for security, for privacy nyo, huwag nyo na lang i-mention or huwag nyo na lang ilagay yung pinagtatrabahuan nyo for security purposes. Kasi baka halukatin nila, puntahan yung company nyo, magtanong-tanong, no? Again, so yun ano, share ko lang sa inyo. So yung isang representative ng Finbro nagpunta, no? Legit po to, nagpunta together with police daw. Hindi ko lang alam. Hindi niya rin alam kung police ba talaga kasi naka-civilian, no? So hindi natin alam, no? Pero one thing for sure, yung ginawa niya, nagbayad daw siya ng 1,000 prolong, pero yun na nga, again, nauso kasi itong prolong sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Juanhan. Ito yung Juanhan, madalas kasi magprolong sa kanila mga borrowers, no? Again, sa mga may problema sa online lending application na kala nila end of the world na nagkakamali po kayo, marami po mga solution, marami mga ideas na pwede nyong kunan, no? Na alam ko makakatulong talaga ng husto sa inyo, especially kung lugmok na talaga kayo, hindi nyo na alam yung gagawin nyo, no? Again, mga ka-lifestyle, ako personally nag-struggle din ako dati, no? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung paano ko i-solve yung problema ko, no? So hindi lang yun yung scenario, or I mean mga email, mga message na nare-receive ko, no, na sinishare ko sa inyo. Marami pa po talaga, mga ka-lives. Marami pa mga instances, marami pa mga incident, marami pa mga magagandang message, maraming magagandang masasakit na mga messages na galing sa mga borrowers natin, ano, na yung mga experience nila, pinagdaraanan nila, na sinishare nila sa akin through email. So marami, no? So mahirap i-share lahat. So yung sinishare ko na lang
yung sinishare ko na lang yung mga alam kong makaka-relate kayo. Again, nasa sa inyo pa rin yan kung magpupulong kayo or hindi. No? Again, si Finbro, si Digido, si Manicat, si OLP, si Criso, si Manzilla. So, ano pa yung mga iba connection. So, marami tong connection, maraming galamay tong si Finbro. So, once na i-click nyo yung link nila, mapupunta na kayo doon, ano? Mapupunta na kayo sa kandat. Basta napakaraming link to connection to. So, beware po kasi, again, yung mga online lending application na malapit sa lugar nyo, especially sa around Metro Manila, pwede kayong bisitahin anytime. Then, magdadala daw ng police, no? Magdadala ng police. Pero, again, siguro yung representative, sabihin na natin police yun, ano? Nagdala siya siguro ng police for, yun na nga, para siguro sa kanya security rin. Kasi hindi niya rin siguro kilala yung tao. Or, actually, mga ka-lifestyle, nag-usap sila na, yun, magkikita sila sa office. Pero napag-desisyonan niya, doon na lang sa kanilang lugar, malapit sa barangay nila. So, hindi niya akalain na yung taong yun is magdadala ng police, no? So, again, siguro, yung naiisip ng police, yung kanyang seguridad din. No? Kasi hindi niya kasi alam din yung borrowers. Hindi niya kilala personally. So, yun. Yun yung ginawa niya. So, yun, share ko sa inyo, no? So, lahat ng mga online lending application, again, na malapit sa around Metro Manila, kung nandoon kayo, doon yung area nyo, posible kayong bisitahin, no? Eh, wala namang problema kung bisitahin kayo. Mag-usap lang kayo ng maayos. Kung meron kayong mga agreement, gawin nyo, no? Wala lang mga masyadong mga, alam nyo na, violent reaction. Basta, usap lang ng maayos kung madadala. So, yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. Again, sa lahat mo ng mga subscribers natin, iniimbitahan po kayo na mag-follow sa ating Facebook page. Pwede nyo akong kausapin doon, pwede nyo akong i-message kasi nagre-reply po ako kasi mas madalas kong ino-open yung Facebook page ko kaysa sa YouTube natin, ano. But then, lahat po ng mga comments nyo sa mga videos natin dito sa channel natin, binabasa ko po yan. As long as alam ko yung mga isasagot ko, sasagutin po natin yan, ano. So, hindi ko kayo iwan sa ere, mga ka-lifestyle. Lalabanan natin till the end tong mga balasubas ng mga online lending application company na to, no? Na walang tigil yung panggagarapata sa mga maliliit na tao dito sa ating bansa, no? So, minsan na napatunayan yan ng meron isang online company na naman yung nag-shutdown, no? Or na-raid yung 24H peso. So, Chinese yung may-ari. So, karamihan kasi sa mga online lending application, Chinese po yung nagpapatakbo, no? So, sinasakop na tayo ng mga Chinese. So, all we have to do na lang is labanan. Expose natin yung mga maling gawain ng mga company nila. Even though alam natin, scripted lahat ng mga pinagtetext nila, mga recording calls na yung mga nagtatrabaho sa kanila ng mga agent is walang choice, but then kailangan din natin ipagtanggol yung sarili natin, ano. So yun lang mga ka-lifestyle, no? Again, magandang araw sa ating lahat. Yun lang mga ka-lifestyle. Peace.